like a Hellcat. Hey guys, welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo namang kalimutan mag-like, subscribe, and i-click mo na yung notification bell para palagi ka updated sa aking every upload. So for today's video, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-alaga ng Shih Tzu. Ito ay para sa mga baguhan or sa mga may balak palang bumili ng Shih Tzu. Try niyong panoorin to hanggang dulo. Ang gusto ko lang sa video na ito is makatulong sa inyo kung paano nga ba mag-alaga ng Shih Tzu. So, ito nga pala si Sky, 3 years old Shih Tzu, at yun na nga, sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano ko siya inalagaan. Yung mga gamit na kinailangan, isasabihin ko sa video na ito. So, sisimula natin sa kanilang mga pagkain. Ano nga ba ang kinakain ng mga Shih Tzu? Sisimula natin sa dog food. Pwede silang kumain ng dog food. Ang binibigay ko sa mga Shih Tzu na dog food is holistic puppy. Ito siya, ganito ang itsura niya, holistic puppy. High quality dog food to, kaya I recommend na ito rin yung inyong ipakain sa inyong alagang Shih Tzu. At gustong gusto to ng inyong alagang Shih Tzu. Yan, paubos na kaya ganyan. Kaya konti na lang. So yon, pwede nyo rin pakainin ng inyong alagang Shih Tzu ng chicken, liver, fish. Pag magpapakain kayo ng fish, i-make sure na tinanggal nyo yung tinik. Or hinimay-himay nyo yung tinik para hindi sila mabitalokan or para hindi sila makakain ng tinik na mag-cause ng kanilang death. So yon, ganun din sa chicken. Tatanggalin nyo yung buto at huwag nyo papakainin ng inyong alagang Shih Tzu ng may buto para maiwasan natin yung mga problem kapag sila'y tumanda, lalo na yung kasi yung buto is pwedeng umimbak sa kanilang tiyan at mag-cause ng kung anumang sakit na makakasira sa kanilang mga stomach, yung mga ganon. So yon, pwede rin natin pakainin ng ating Shih Tzu ng rice. Pwede natin pakainin ng ating Shih Tzu ng rice. Hindi bawal sa mga Shih Tzu ang rice. Maganda din na bigyan natin ng rice ang ating Shih Tzu para hindi sila manawa sa dog food. So, habang puppy pa lang inyong alagang Shih Tzu, is mas maganda na sanayin nyo na sila sa mga gulay tulad ng kalabasa, malunggay, kangkong, carrots, yon. Napakaganda ng apat no, na nung si Sky, nung bagong dating sa akin, is pinakain ko na agad siya ng mga gulay tulad ng nabanggit ko kanina, is kaya yon, nasanay siya na kumain ng mga gulay, so hindi ako nahirapan sa kanya, matipid na, healthy pang yung alagang Shih Tzu. Sunod, kailangan nating bigyan ng ating alagang Shih Tzu, lalo na mga puppy, ng milk. Ang milk na to is Milk Pro. Ito is lactose free. Ito yung kaya natin sinabi na lactose free to is dahil sadyang pang aso ang gatas na to. Ano nga ba yung mga lactose free na gatas? Yung mga lactose free na gatas is yung mga gatas na pang tao sadya na hindi pwede sa aso. Kasi yung pang taong gatas is merong lactose intolerance. Kaya mas maganda nang ibigay nating gatas sa kanila is yung lactose free tulad nitong Milk Pro. Nasa lalagyan siya kasi nga ang bilis niyang guyamin para hindi siya guyamin kapag ka nandito, para ma-prevent natin yung napakaraming guyam. Ang sunod naman natin is vitamins. Ano nga ba ang pinapainom kong vitamins sa aking mga alagang Shih Tzu? Ang pinapainom ko na vitamins sa aking mga alagang Shih Tzu is Elsebit. Meron yan sa Shopee, sa palengke, sa mga vet, meron yan, vet store. Yon, meron yan, napakamura lang yan at napakaganda nito sa aking mga alaga kasi nga hindi sila nagkakasakit. So yon, ang pagpapainom nga pala ng Elsebit or vitamins sa inyong mga alagang Shih Tzu or sa kahit anumang aso is based in weight and age yan. Kailangan nyo munang alamin yung weight nila bago nyo sila painumin, or mas maganda na as your vet bago kayo magpainom ng vitamins, para mas makasecure tayo na tamang ml or tamang cc yung ating papainom sa aking sa ating alagang Shih Tzu. So ang pinapainom ko kay Sky ay, ang pinapainom ko na vitamins kay Sky ay 3 ml. Ano yon? Every day yon, once a day. Dadako naman tayo sa mga accessories ng aso. So yon, meron tayong pagkain kaya kailangan natin ng food bowl.
football, pwedeng stainless, tapos pwedeng plastic. Pero ang pinapagamit ko sa madalas sa aking alagang Shih Tzu is itong plastic kasi nga madali siyang linisin at mura lang to sa bayan. 100 pesos may food bowl ka na, meron na lalagyan ng pagkain, meron na din lalagyan ng tubig. So yan, maganda din ang stainless. Kayo ang bahala, kayo naman ang may alaga, kaya kayo na ang bahala mag-decide kung anong food bowl ang inyong ibibigay sa inyong alagang Shih Tzu. Ang sunod naman natin na accessories ng dog is leash. Kailangan natin ng leash lalo na kapag tayo magpapatay or sa labas ng bahay o kaya ito kasi ang leash na ito mahalaga lalo na kapag ipapasyal natin ang ating mga alagang Shih Tzu kasi malilikot sila kapag nilabas at napaka-hyper nila tulad nito. Pag nakakita ng leash, gusto agad lumabas kasi tatain na siya. Ang sunod natin is toys. Ba't natin kailangan ng toys? Kailangan natin nabigyan ng laruan ng ating alagang Shih Tzu kasi lalo na kapag mga puppy pa lang sila, iniiwasan natin na makakagat sila ng mga tsinelas na galing sa labas, lalo na na uso yung parvo distemper ngayong panahon. Or kahit sa anumang panahon, talagang ang mga germs, ang mga parvo distemper na virus is nandiyan lang, kaya kailangan natin mag-ingat, kaya kailangan natin bigyan ng toys na doon sila magfo-focus sa toys na yon, na yun lang yung kanilang laruin para hindi na sila magngat-ngat ng kung ano-ano pa. Dadako naman tayo sa pet grooming supplies. Ito yung mga ginagamit sa mga pagpapaligo, yon. Number one na kailangan ng ating pet na grooming supplies is itong dog nail clipper. Makikita nyo na napakaganda ng quality ng dog nail clipper na ito kasi nga, may 200 pesos to sa palengke. Kaya ganito ang binili kong dog nail clipper sa aking alaga is para matagal ang gamit na rin. Kasi kung bibili ka ng mura, kung masisira lang din, or sayang naman yung pera, kaya ang bilhin mo na lang yung magandang kalidad para matagal ang gamit na rin. Kailangan dog nail clipper na ito kasi nga, ang mga Shih Tzu, hindi natin namamalaya na ang bilis lumago ng kanilang kuko, lalo na sa part na ganito. Yung lalo na sa part na ganito, timo, matulis na. Hindi natin nakikita yung kanilang kuko dahil na natatabunan ng buhok. Kaya kailangan i-maintain natin yung pagputol ng kuko sa kanila week by week. Titingnan natin para maiwasan natin yung paglubog ng kanilang kuko dun sa kanilang ganto. Sa kanilang garto, para maiwasan natin na magastusan pa ng malaki, kawawa kasi yung ating alagang Shih Tzu. Ang sunod na kailangan ng ating pet na ating Shih Tzu na pang-groom is napakahalaga nito kasi nga napakabilis humaba ng kanilang mga balahibo, kaya kailangan natin ng suklay. Pwedeng gumamit tayo sa mga nagtitipid dyan or low budget, pwede ang ganitong suklay, napakamura lang yan. Sa halagang 20 pesos meron pa na nito. At meron din tayong ganito bakal, mabibili to sa mga vet or kaya sa palengke rin na pet supplies, meron din yan. May mahal-mahal to ng konti pero maganda din tong gamitin, pero mas gusto ko tong gamitin kasi nga magaan na, hindi pa nasasaktan ng ating alagang Shih Tzu. So pag sinuklay mong ganyan, napakahalaga ng suklay kasi nga ang bilis magbuhol-buhol ng kanilang mga balihibo. Kaya kailangan natin silang suklayin araw-araw para maiwasan natin yung mga buhol-buhol, para maganda rin yung kanilang tubo. Maganda rin ang tubo ng kanilang mga buhok. Dahil nga malalago ang buhok ng mga Shih Tzu, is kailangan natin magkaroon ng razor. Ba't natin kailangan magkaroon ng razor? Kailangan natin magkaroon nito kasi nga, lalo na dun sa mga nagtitipid, kasi ang pagpapag-groom sa vet is talagang mahal, may kamahalan din. So kapag bumili ka nito is pang lifetime na magagamit mo to pang matagalan, at kailangan mo lang talagang ingatan kasi pag nabagsak to is masisira agad. So yon, ito is mga nasa 1,000 plus sa Shopee, or alam ko mura pa pero
Nabili ko to 1,000 plus sa Shopee. May chargeable to at meron na tong apat na kasamang bala. Siyempre, pag magpapaligo tayo, kailangan din natin ng towel. Yung talagang towel na ng aso natin. Lifetime, para hindi na tayo ma-access sa kung anumang damit. Mas maganda na may kanya talagang towel yung ating alagang shih tzu pagtapos maligo. Sunod, kailangan natin ng shampoo ng aso. Yung shampoo na talagang pang aso. Ang ginagamit ko sa Kay Sky na shampoo is yung Bearing. Ang tagal niyang mamaho, or 1 week, mabango pa rin siya dun sa binili kong Bearing. Nasa CR siya, kaya hindi ko nakinuha. Yung Bearing is, ang tagal niyang mamaho, at ang ganda niya sa balahibo ng shih tzu, yun. Kailangan nating shampoohan ng ating alagang shih tzu ng hindi pang tao, kasi nga, minsan, ang mga shih tzu kasi napaka-masiselan kapag ka yung shampoo na ibibigay natin sa kanila is matapang. Sunod natin is cologne. Kailangan natin ito, cologne. Play pets. May cologne yung ating mga shih tzu kasi nga, kapag ka may mga emergency pupuntahan, kunwari mamamasyal, so sila may melon amoy, so kailangan natin isprayan sila kahit papaano is bumango sila. Kumbaga ito ay pangmadalian para lalo na pag may pupuntahan para mas mapabilis ang kanilang pagbango. So ang sunod naman natin, alam naman natin na ang mga shih tzu ay talagang kapitin ng mga garapata, kuto, yon. Kaya I recommend na bumili na kayo nito pang spray sa kuto ng mga aso, ng shih tzu at powder para maiwasan natin yung flea and tick sa ating mga alagang shih tzu. Ito ay ginagamit ko kapag tapos maligo. Binubudburan ko ng pulbo yung ating alagang shih tzu para makaiwas tayo sa mga garapata o kato. Ito naman, kapag ka talagang may nakita na akong kato, i-spray ko to sa kanila dun sa pinagtapatan, tapos mag-i-spray din ako sa kanilang kulungan ng ganito para maiwasan talaga ang mga kato. Kasi napakalapitin nala sa mga kato. So, ang sunod natin na kailangan sa pag-groom ay kailangan natin ng blower. Kailangan natin ng blower kasi nga kapag magpapaligo, alam naman natin na yung mga shih tzu is ang bilis lumago ng kanilang balahibo at napakakakapal. Kaya pag pinaliguan natin sila is ang tagal nilang matuyo. Kaya kailangan natin ng blower para mas mapabilis sila sa pagpapatuyo para hindi sila ginawin. So sa mga low budget, kapag hindi natin kayang bumili ng blower, meron naman tayong electric fan, pwede nating itapat yung ating shih tzu sa electric fan para mapabilis ang kanilang pagtuyo. Yon. Kailangan nga din pala natin ng cage, kailangan natin ng kulungan lalo na sa mga puppy kasi nga ang kukulit nila. So kapag sila'y nagkukulit, pwede natin silang ikulong dun sa kanilang cage at please lang wag nating pabayaan yung ating shih tzu sa cage lang, maghapon, magdamag. So, ang gawin lang natin, yung cage na yon is magsisilbing parang kanilang train para hindi sila maglikot. Pero ang mga shih tzu talagang hindi maiwasang napakalikot na mga yan. Kaya, kumbagay, hayaan na lang natin kung saan sila masaya. At yung cage na yon is pag may pupuntahan or kaya kapag gabi, kung talagang hindi maiwasan or may mga ngat-ngat sila sa inyong bahay, mas maganda na ikulong natin. Pero, huwag naman nating hayaan na nakakulong pa rin siya maghapon. So yon, ito yung pinakamahalaga sa lahat na dapat hindi mo wala is yung vaccination. Ganyan yung itsura ng vaccination ng mga aso. Ito ay vaccination card ni Sky. So papakita ko sa inyo. Ang vaccination ng aso is napakahalaga kasi nga kapag may vaccination, check na napakalaki ng posibilidad na matagal ang buhay ng iyong alagang shih tzu at saka ang mga shih tzu talagang pag hindi sila nabakunahan is talagang prone sila sa sakit. Mailabas mo lang, ibiyahe mo lang mamaya pagdating mo matamlay na yon, may parvo na, may distemper. Kaya I recommend na magpabaksin kayo sa inyong vet at papakita ko sa inyo yan, merong pangalan. Nalagyan ng picture dito pero hindi ko na nalagyan ng picture. Sky. Tapos ganyan yan. Ganyan ang itsura ng vaccination.
certificate ng dog. Ito is katunayan na nabakunahan ng inyong alagang Shih Tzu. So yon, sa mga bibili or may balak palang bumili ng Shih Tzu, mas maganda na tanungin nyo muna yung inyong pagbibilhan kung may vet card yung inyong alagang Shih Tzu. Kasi nga, mahala, napakamahalaga nito. Bilhin nyo yung Shih Tzu or bumili kayo ng Shih Tzu na may vet card na, kasi nga, hindi naman nililimot ang pera. Kaya, anuhin na natin yung realidad na kapag bumili ng Shih Tzus, kailangan may turok na para maiwasan natin yung pagkamatay ng Shih Tzu, kasi nakakaawa lang din kapag namatayan tayo ng Shih Tzu. So, si Sky is my 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito na baksin. So, ang isang baksin is 450 sa mga hindi nakakaalam. Hindi ko lang alam. 5-in-1 lang yon. Hindi ko lang alam ngayon kung ano na bang presyo. Meron din siyang pang rabies, 6-in-1. So, yon. Ito yung katunayan at doktor talaga ang nag-inject sa kanya. May date yan. Every 2 weeks, kailangan natin na dalhin yung ating alagang Shih Tzu sa vet para mabakunahan siya. Ang sunod naman natin is, napakamahalaga din ito, kailangan natin na magkaroon ng deworm. Kailangan natin bigyan ng deworm yung ating mga alagang Shih Tzu, kasi nga, yung mga bulate is natira sa kanilang mga tiyan, at kapag ka-deworm natin sila, talagang maglalabasan yung mga masasamang espiritu. Kaya kailangan natin na bigyan siya ng deworm. Ito'y every 2 weeks din. Pwedeng kayo mag-deworm. Gagawa ko ng another video kung paano nga ba mag-deworm ng Shih Tzu puppy in their 2 weeks. Magsisimula yung deworm ng kanilang, ng ating Shih Tzu ng 2 weeks. Every 2 weeks yan. Tapos, pwedeng 4 times deworm. Or kapag bumili kayo ng Shih Tzu or may balak pa lang, dapat yung inyong alagang Shih Tzu is kahit 3 times deworm bago ibigay sa inyo, or 4. Pinakahuli sa lahat is kailangan mo na maging full-time for mother ka man, full-time full father ka man ng inyong alagang Shih Tzu. Is, ang tips ko lang is, kung mag-aalaga kayo ng Shih Tzu, kailangan na tutok kayo. Kasi nga, yung mga Shih Tzu, talagang napakalalambing na mga yan. Kailangan nila ng talagang kalinga, lalo na kapag sila is, kapag sila ay naiiwan sa bahay, sobra silang nalulungkot. Kaya, kapag bibili kayo ng Shih Tzu is, alagaan naman nating mabuti. Hindi lang basta tayo nagbibreed ng Shih Tzu. Kailangan din nila ng tamang oras, tamang kalinga, at talagang napakatinding pag-aalaga. At dito na nagtatapos ang ating pagbibigay ng tips sa pag-aalaga ng Shih Tzu. I hope na may natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi, at kung may natutunan ka naman is huwag mo namang kalimutan mag-subscribe para sa mga sunod ka na video about Shih Tzu.